kain ka na naman ng kakain. And then before you know it, you came back all the way. So, talaga story nga rin nagpapapayat, pero hindi nila nasusustain. Yes, mahirap okay. Siya isustain eh, kasi it's really a way of life. What I've noticed kasi basically, if you're doing fat diet, you can only do it for a certain period of time. Pero hindi mo talaga siya masusustain for a long period, especially kung may deprivation. No? For example, pag no carbs, at itong tagi, wala kang carbohydrate na kakainin, mahirap siyang isustain for a long period of time. So, pinakamaganda pa rin talaga would be a more balanced diet. No? It's really a more balanced diet and regular exercise. Yun ang pinaka-importante. I started my journey really April of 2018. No? Before I was about to take the helm of the leadership ng Human Heart Association. Kasi sabi ko, president ako ng PHA. Tapos, hindi naman ako, talking about healthy lifestyle, pero ako mismo, hindi naman ako healthy. So, I embarked on a journey of eating diet and doing regular exercise. Napaka-importante mo yan. Kasi there are some diets na diet lang, walang exercise, or not allowed to exercise at all. Ang tendency po nun, mahina ang katawan mo eh. Magsasag ka. Pero mabilis ka talagang papayat. So, what we're really recommending is more of a balanced diet. You lessen your food intake, importante yun. Pero kailangan nag-exercise ka. Importante yung exercise. Ito nga, nakita namin yung mga pictures mo, Doc, ha? Na hindi ka naman nasa gym, mukha sa opisina mo lang to, di ba? Actually, ang gym ko ay yung bahay ko na. Okay, o sa bahay niya to, o yun pa yung hagdana, di ba? Ginawa niyo parang bar. Yes. Kaya push-up sa hagdana. Yes, kasi hindi, not everybody can do push-up sa doktor, eh. Ako nga, hindi naman siya. Pa ko, hindi mo talang implanting. Oo, sa kalala na pagka medyo masakit sa tuhod. So, you can actually do push-ups on the wall. Okay. Pwede yan, pag mahina ka pa. Or sturdy na banister ng hagdan, pwede siya. Okay. Kaya lang kailangan po, stable na stable yung kapatitan mo. Hindi pwedeng sa mesa, tapos doon tumapupo siya. So, importante, hindi lang dahil kundi exercise. Kaya si doktora, 65 pounds ang na-lose. Okay, si Joy ng Tondo, ang question po niya, mataas raw ng 10 ang LDL ko at triglyceride, 10 din. 10 din po ang good cholesterol ko. Kaya okay naman. Kailangan ko pa ba ng maintenance? Usually, kapag medyo mataas lang yung cholesterol level, no? We always advise you start with lifestyle modification. Mm-hmm. So, pag lifestyle modification, it's still diet and exercise. Bababa yan. And then, of course, you watch out your food. We advise na, especially kung medyo mahilig ka talagang kumain ng masarap, di ba? Kainin mo muna yung mas healthy type of food para nabubusog ka. Para by the time kakainin mo yung not so healthy type of food, medyo full ka na. So, mas less yung kakainin mo. Yes, vegetables muna. Kasi nakakabusog siya, nag-expand kasi siya, di ba? Fiber kasi siya. So, ang tendency mo, you feel full. And then you eat the medyo bad a little later. And then the other technique is you eat slowly. Okay. Now, because it takes time bago po mag-register sa brain natin, nabusog na tayo. So kung masyadong, let's say gutom na gutom ka, tas ang bilis-bilis mo kumain, hindi pa kasi nasisense ng brain mo, nabusog ka na. Kaya ang tendency mo, subok ka ng subok. Okay. Kasi you're trying to alleviate yung hunger. Okay. Pero if you eat slowly, no, within 20 minutes, mararamdaman na ng brain mo eh, na, actually busog na ako. And you realize, madami na pala yung nakatapos. Okay. Si Rene ng Mandaluyong, Dok, tanong ko lang po kung ano ang masamang epekto pag mababa po ang good cholesterol. Nawawala yung protective mechanism ng cholesterol natin. No? Kasi yung good cholesterol, siya yung kinoconsider natin na nakakatulong sa pagpaprotekta sa atin na magkaroon ng sakit sa puso ng maaga because of the bad cholesterol. So, yun yung isang tendency niyan. Kaya important, and medyo common among Filipinos, no? Pag tinignan mo, yung cholesterol level of the Filipinos, mas marami sa atin ang mababa ang good cholesterol rather than mataas ang bad cholesterol. Ayan. So, ayan po ha. Alam na natin, malamang ganun din tayo. Lalo na ngayon magpapasko. So, from the Philippine Heart Association, ano pong advocacy ninyo? Anong gusto mong sabihin sa ating mga nakikinig at nanonood? Right now, gusto po namin ipaalam sa lahat, very important po talaga ang healthy lifestyle sa ating mga kababayan. Importante po na balance ang diet. And one of the things na pinapromote po talaga namin ngayon is the healthy lifestyle.
do our 50 to 100 campaign, which is 5 servings of fruits and vegetables per day, 2 grams of salt lamp for the adults, or less than 2 hours of screen time para sa mga bata. 1 minute pocket exercises na pwedeng gawin several times a day, no? Okay. 0 sugary treats at shifts, 0 smoking. Dati, yung 1 namin stands for 1 hour of exercise. Pero newer studies and the new guidelines po natin ngayon, nagsasabi na na hindi naman kailangan talagang isang oras all the time. Marami tayong gising kababayan. Usually yung sinasabi nila, you don't have the time to exercise. So what we're promoting po ngayon is the Fit Heart Minute, which is just 1 to 2 minutes of pocket exercises. You can do it in the office, you can do it at home, you can do it anywhere. So yung mga libreng oras po natin, konting galaw-galaw dyan, 20 seconds na jumping jacks, 20 seconds na sit-ups, okay, 20 seconds na forward lunges. Mapapansin nyo, in 1 minute po, hihingalin din kayo if you do it properly. And then if you do it every hour, you'd be able, let's say, in an office day, you'll be able to do 8 minutes of exercise already. That's still much better than nothing. Okay. And will contribute, kung gagawin mo siya araw-araw, that will already reach the 75 minutes minimum exercise for light exercise. Then you do more for moderate exercise, which is total of 150 minutes per week, and 300 minutes per week for vigorous exercises. Then we're also promoting the Sneakers Friday. Pagka po Friday, mag-wear po tayo ng sneakers to encourage everyone to walk. Mas magaling maglakad kasi kapag naka-sneakers. Casual Friday, Sneakers Friday. O pala kami ni Doktor, naka-sneakers kami. Yes, okay, Friday kasi. Oh, maraming salamat po sa ating mga bisitang, sa ating bisitang cardiologist, Dr. Nanette Ray. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Sana marami kayong natutunan sa pagpapababa ng ating cholesterol. Ako po si Niña Corpuz, ang inyong ka-GB. MMK sa DZMM, Radyo Patrol 630, at ipag-